Finally, dinala na natin sa vet si Mama Fiona at ito na nga yung nakita sa kanyang x-ray. Dahil nga nadala na rin naman natin si Mama Fiona dito sa atin, nagkausap-usap nga kami dito na kami na lang nga ang magdadala sa vet dito kay Mama Fiona. Kaya naman ito ay kinarga na nga dito kay McQueen itong cage at in fairness naman kasyang-kasya siya, yun nga lang hindi na kasya yung magiging tagabantay niya dito sa labas. Kaya nga din na siya nasamahan ni Mother dito sa labas at nasa loob na nga pumuesta si Mother, pero okay naman dito si Mama Fiona at patigil-tigil rin nga sila para i-check si Mama Fiona habang nasa biyahe. Lumakarating naman tayo dito sa vet, ibinaba na rin nga agad itong si Mama Fiona at dahil hindi nga siya makuha talaga agad or mabuhat agad, ibinaba na rin nga itong cage mismo at in fairness naman nagkasya nga siya dito sa pinto ng vet na ito. Buti na lang rin nga talaga at napakalawak talaga ng vet na to, kaya caring-caring nga lang kahit nasa kalagitnaan pa nga nila inilagay itong cage ni Mama Fiona. Pagdating nga dito ay na-explain nga nila lahat kay Do kung ano yung nangyari mula nung makita nga natin si Mama Fiona na nakaupo na nga lang doon at hindi na makalakad at pagapang-gapang na lang. Dahil nga bubuhatin nila for the first time si Mama Fiona, kinabitan na nga muna ulit siya ng busal. After noon, tinignan-tingnan na rin nga siya ni Do at pinapaamo na rin nga pala niya dito kaya hinihimas-himas nga niya. Ang pinakamahalaga rin nga pala sa kanyang magawa ngayon ay yung x-ray kasi para nga makita kung may problema ba sa mga buto niya kaya hindi siya makalakad. In fairness, ang galing nila dito kasi hindi talaga nila agad-agad binubuhat. Medyo matagal pa nga nila pinaamo-amo muna. Nang sa ganun nga, hindi rin talaga magulat itong si Mama Fiona na bigla na nga lang siyang bubuhatin ng kunsino. Nung maramdaman nga ni Kuya na medyo amo na nga itong si Mama Fiona, ayan binuhat na nga niya. Tapos dito na nga nila diniretso si Mama Fiona sa room na to kung saan siya i-x-ray. Nakailang beses rin nga pala siya na x-ray dito guys, makikita nyo nga yan sa video na to kasi minake sure nga ni Doc na makita niya lahat ng parts ng mga buto-buto niya or lahat talaga ng mga sides. Bale, eto na nga yung una, pa side view nga siya, tapos sabi ni Doc, okay naman daw yung kanya mga buto at wala nga daw kahit crack man lang. Sunod naman, ayan, medyo pabuka ka at okay rin naman na talagang connected pa rin yung mga buto-buto niya, ibig sabihin okay na okay pa talaga. Next position naman, yung ginawa nila, o diba sabi ko sa inyo, talagang tinitingnan nila lahat nga ng mga parts. Basta kahit saan yung tingnan nila, ang masasabi lang ni Doc ay okay naman daw at wala naman daw silang nakikitang mali talaga. Para nga sure na sure talaga na walang mali sa kanya, pati nga yung part na leeg niya ay chinek rin. At eto nga yung result, okay naman daw talaga, parang 100% okay pa nga. At happy naman kami nung time na to kasi ibig sabihin nga ay possible pa nga talaga na makalakad nga siya ulit. After nga dun sa x-ray room nila, diniretso na nga sila dito sa isa pang room para nga ma-check rin siya at maturukan. Dahil rin nga si Mama Fiona ay medyo matagal na nga na hindi kumakain at hindi rin talaga masyado nakakainom. Mahalaga rin nga na malagyan nga siya ng dextrose. Nilagyan na lang rin nga muna siya ng busal kasi check nga siya ni Doktora kung magre-respond ba siya sa mga gagawin ni Doktora. Una nga, ginalaw-galaw niya yung kanyang feet tapos sinimas-imas si Doktora itong part ng kanyang likod na paga para nga malaman niya. Noong una nung ginagalaw ni Doktora itong kanyang paa na to, hindi nga siya nag-respond. Tapos sinaray naman ni Doktora na medyo i-pinch nga yung kanyang mga paa. Huwag kayo maglala guys, hindi naman sobra talaga yung pagka-pinch ni Doktora dyan, pa konti-konti lang at dito nga nag-respond na nga siya. Ibig sabihin nararamdaman pa talaga niya yung mga paa niya. Which is actually a good thing. Tapos ayan nga nung matanggal yung busal, pinaamo-amo nga ulit siya ni Doktora. Ang bait pala nitong si Mama Fiona talaga. Nagulat naman kasi nung ipatry nga ni Doktora sa kanya itong canned food na to, tingnan nyo kumain talaga siya. Eh alam nyo naman na hindi kumakain itong si Mama Fiona dahil nga may nararamdaman siyang pain. Kaya naman talaga nakakatuwa na ito naman pala talaga yung gusto niya at mapapakain nga siya dahil dito. Ibig sabihin talaga lalakas siya. Sinibisi rin nga pala siya dito or chinek nga yung kanyang dugo at ito nga yung naging resulta. Bale, meron nga dyang part na mataas tapos meron din talaga mababa. Ang lumabas nga daw dyan ay may infection na nga si Mama Fiona at gagamutin rin nga natin siya. At sabi nga ni Mother, halos 20 days daw yung gamutan nitong si Mama Fiona. At syempre, hoping naman tayo na kapag bumalik na nga yung lakas niya ay makalakad naman rin siya ulit. Dahil rin nga gustong-gusto ni Mama Fiona itong canned food na special dog na yan, ayan binili na nga siya ni Mother para nga may makain rin siya. Tapos ito na nga yung mga gamot niya na iinumin for so many days. Ito na rin nga yung naging bill natin, o diba buti na lang nga talaga at meron din tayong Philbus kahit papano may pambayad tayo ng bills ni Mama Fiona. Nung binungat naman siya palabas, tingnan niyo mukhang masaya siya kasi pakawag-kawag pa nga yung buntot niya. Syempre, nilagay na nga muna siya ulit dito sa cage para nga maiuwi na rin siya at sinecure din nga nila itong kanyang dextrose. Nakabusal rin nga pala muna siya habang pauwi kasi nga guys wala siyang kasama sa likod, baka maya maya nga ingat-ngatin niya yung kanyang dextrose, pero pag uwi tinanggal rin naman agad yung busal niya. Tapos syempre sinalubong rin nga siya nito mga makukulit niyang anak at mahalaga rin nga na nilagyan natin siya ng electric fan kung sakasakali man na mainitan nga siya dito. At syempre naman bantay na bantay nga siya ni Mother kahit gabi, chine-check rin niya yung tulo ng kanyang dextrose talaga. Yun lang nga muna
na guys for today's video ang update dito kay Mama Fiona, and let's just all pray na sana makalakad pa ulit itong si Mama Fiona, kasi syempre sino ba namang hindi gugustong makalakad ulit ang aso nila. Buti na lang rin nga talaga at fighting itong si Mama Fiona.